What's up? I'm back. At ngayon, tuturo natin ang kantang Wag Na Lang Kaya by True Faith. Tuturo natin yung chords, at tuturo natin kung paano siya tinututurog. Yung strumming, no? So, tuturo ko yung mga gamitin nating chords sa verse, sa chorus. Then, tuturo ko kung saan mo ilalagay yung mga daliri mo, no? Step by step yan. Then, after nyan, pupunta tayo sa plucking, yung strumming, kung paano siya tinutugtog. Okay? Tuturo ko rin yon step by step, no? So, ang unang gagawin natin is mga chords, then susunod tayo sa strumming or plucking. Okay? No? Meron tayong kapo. At syempre, hindi tayo gagamit ng kapo. No? Kaya babalik natin ulit yan dyan. Alright? So, ito yung mga gamitin nating chords. Ayan. Yan lang naman. Okay? Then, proceed na tayo. Doon na tayo sa verse. Okay. So, sa verse, ang unang chord ay A major 7. So, ang A major 7 ay nasa 2nd fret, sa 4th, tsaka 3rd string, tapos sa 1st fret, sa 3rd string. Sa 3rd string. So, yan po ang A major 7. Ang susunod ng chords ay B minor 7. So, B minor 7, dito siya sa 2nd string. Ayan, naka-flat yan. Then, itong daliri mo na to, nandito siya. Dito. Ayan. So, itong daliri mo na to, nasa 4th string, sa 4th fret. At ito namang daliri mo na to, nasa 2nd string, sa 3rd fret. So, yan ang B minor 7. Ang susunod naman is C sharp minor 7. C sharp minor 7, iusog mo lang siya ng dalawa. 1 and 2. So, ayan ang C sharp minor 7. And then, okay, babalik ka ulit sa chord ng B minor 7. 1, 2. So, atras lang ulit ang dalawa. Okay. Then, ang last chord ay A sharp minor 7. So, A sharp minor 7, ganito siya. Ayan. Okay. So, naka-plot to. No? So, itong dalawang daliri mo na to, nasa pang-apat na string. At ito namang pinky mo, nasa pangalawang string, sa 3rd fret. At ito namang middle finger mo, nasa pagitan ng 4th, tsaka 2nd string. So, sa 3rd string siya, sa 2nd fret. So, yan. Okay. Ulitin mo siya ng dalawang beses, tapos ang susunod na chord ay D major 7. Ito. So, D major 7. Itong tatlo na itong string na to sa 2nd fret. So, 1, 2, 3. So, yan ang patutugtugin mo. Okay. Then, susunod naman ay C sharp minor 7. So, balik ka lang ulit sa kanina. Diba? Ito yan. So, okay. So, after nung isang set ng chord, pupunta ka lang sa D major 7, tapos C sharp minor 7. Tatlong beses mo siya uulitin, pero yung huling dalawang chord, mabilis lang siya. Okay. Then, ang susunod na chord after ng C sharp minor 7 ay Asus. Ayan ang Asus. Okay. So, ang Asus po ay nasa 2nd fret. Ito. At 5th, 4th, and 3rd string. Ayan po ang Asus. Then, susunod naman po ang E chord. So, tatanggalin mo lang yung pinky mo. Tapos, itatap mo yung index finger mo sa 1st fret, 3rd string. So, yan ang E. Okay. Then, sunod naman tayo dun sa chorus. Sa chorus naman, hindi naman nagkakalayo yung chords sa chorus ng verse, no? Kasi yung chords ng chorus is ganun din. A major 7, D minor 7, B minor 7, C sharp minor 7, B minor 7, and A sharp minor 7. So, ganun din siya, no? Ganun din yung chords ng chorus, okay?
So, kuha mo na. Ngayon, tuturo ko na kung paano siya tugtugin, no? Ang unang chord ay A major 7, di ba? So, ang unang itatap mo itong 6th string, di ba? Tapos i-hammer on mo siya gamit itong middle finger mo. Ayan, ganyan. So, 6th string tap, then hammer on sa 2nd fret 6th string. Then, sunod naman is yung 5th string. Subuhin natin. O yan. Ganun siya, no? Hammer down. Tapos, proceed ka na sa A major 7 chord. Diba? Then, pak. Kailangan diretso na sila A major 7 chord. Ganyan. Tapos, papasok ko na yung tap. Pataas na strum. Ganito, up. Yun, ganun na siya, no? So, simulan na ulit natin dito sa bass. So, hammer on, tum-tum, A major 7, tap. So, dalawang beses mo siya ulitin, no? So, pagka-tap mo, pagka-hammer mo, yun, dalawa. Kung open string ulit. So, tatlong beses mo siyang pinalo. Tatlong beses mong tinap tong fifth string. So, hammer on. Okay. Open string yan. Pupunta sa B minor 7. So, 5 up, 5 4 up. So, yung 5 in yung 5th string, yung 4 in yung 4th string, no? 5 up, 5, 4 up. Then, sunod sa C sharp minor 7. Ganun din. Boom. No? 5 up, 5 up. So, sa B minor lang tayo may 4. 5 up, 5 up. Balik sa B minor. 5 up. Then, yung A sharp minor 7. No, kahit isang baksak lang ng ganun. Okay? Okay? So, ganun siya. Dito ka lang i-standby, no? Dito sa 5th string. Gawin natin. Balikan ito siya. Then, sunod naman. Ngunit di mo na yata kailangan ng ganyan. So, yung part na yun. Ngunit di mo na yata kailangan ng ganyan. Or pwede mong i-strum na. Ngunit di mo na yata kailangan ng ganyan. Meron ka na yata kasinta. E sus and E. Then, tapos balik ulit dun sa tugudum, hammer on. Ayun. So, ganun lang siya, no? Down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down. Nais ko ay magpakilala sa iyo at ipaiwatig ang nilalaman ng puso ko. Maunawaan mo kaya o baka sumpalin mo lang ang aking muka. Yes, natapos na naman tayo, no?
So, yun lang naman po yung chords ng Wag Na Lang by True Faith. So, masarap siyang kantayin kasi mababa lang yung kanta, mababa lang to. Ayun lang, no? Practicein mo lang, medyo may mga bar chords lang. No? Medyo may mga bar chords, pero kaya mo yan. Kasusuko, no? No? So, yun na nga, no? Hanggang dito na lang ulit tayo. Maraming salamat. Sana nagustuhan mo itong tutorial na to. Sa susunod na tutorial, magtuturo dito ako ng mga OPM. Kita-kita ulit tayo. Huwag mo kakalimutan mag-subscribe. Like mo.